sa loob ng lumang kabinet na katago ang isa raw kayamanan. Halatang pinakaiingatan, binalot pa sa puting tela at kapag binuksan, tatambag ang isa raw maskarang ginto. Tumitimbang ng 750 grams. May korona, tatlong mga mata, mistulang galit na mga kilay at mga pangil. Sa siyudad ng Tuguegarao, sa Cagayan, may nakaiintrigang maskara na gawa di mano sa ginto. Nabili ito ng pamilyang umaasang kayamanan ito na pwede nilang maibenta sa malaking halaga. Yun ay kung hindi sila matanso. Nabili raw ito sa isang treasure hunter sa Nueva Ecija sa halagang 20,000 pesos. Ang di manoy gintong maskara, ipinamana raw kay Beverly ng kanyang ama. Kasi nung una, si daddy ko ang mahilig sa treasure hunting. Nagsawa siya kasi walang swerte. Parang ako naman na nagka-interest, parang gusto ko ako magpatuloy. Simula raw, nung napasa kamay ni na Beverly ang maskarang ito, mas lumakas daw ang kanilang negosyong buy and sell. Wala rin daw nagkakasakit sa kanilang pamilya. Kaya ang turing nila rito, swerte. Si mami kasi ang nag-business. Sabi lang kasi ni mami, huwag na nating ibenta to. Parang swerte naman yata sa atin to. Itago na lang natin. Parang magaan naman ang pasok ng pera. Kaya ingat na ingat sila rito. Hinding-hindi nila inilalabas. Parati lang nakatago sa aparador. Eh syempre naman, mainit sa mata yung gano'n. Akabaakalain nila gold kasi diba, alang i-display sa bahay, naiiwan eh kung nakawin. Kaya tinago na lang ni mami. Pero makalipas ang 8 taon, ipinapakita na nila ito ngayon sa publiko. Gusto raw kasing malaman ni Beverly kung ano ba talaga ang maskarang ito. Tunay nga ba itong ginto? Kung nagkataon kasi, maaari raw itong magkahalaga ng milyon-milyong piso. Para sa amin mahalaga yan, kaya magandang itago na lang. Malam mo, balang araw, maganda pala yung pinagsimulan niya at mabili na mas mahal, edi maganda. Ipinasuri na rin daw ito noon ni Beverly sa ilang goldsmith. Ang sabi naman kasi nung iba na pinagpakitaan ng iba, no, sabi baka daw plated, may nagsasabing bronze, antiques, ganun. Pero hindi siya kumbinsido. Kaya sinubukan pa raw niyang papatakan ng kung ano-anong mga asido ang misteryosong maskara. Kung sa asido, natadad na talaga ng patak ng asido yon sa mukha. Pero nagpipink lang siya tapos bumabalik din siya sa dati. Maraming beses siyang tines na eh. At kamakailan lang, ipinost ni Beverly ang di manoy gintong maskara sa isang Facebook page sa pag-asang dito siya makakakuha ng mga kasagutan. May nag-akala na baka bahagi raw ito ng Yamashita Treasures. Kaya para malaman na ang katotohanan, dumiretso si Beverly sa nagbenta sa kanya ng maskara. Pero pumanaw na pala ito, kaya ang anak na lang nito na si Sally ang aming sinadya. Bali sa amin din po kasi yun sa Nueva Ecija. Bali market po siya ng bundok, tapos naghahanap po siya ng mga kuweba na talagang mga tago, tapos siya po ang pumapasok mag-isa na lang. Tapos uuwi na lang po siya, may dinadating po siya. Bali marami na rin po kasi siyang mga naiuwi ng mga antiques, mga ganyan. Hindi lang po yan. Ang di manoy gintong maskara ni Beverly nakuha raw ng tatay Jerry ni Sally sa isang kuweba sa Nueva Ecija. Hindi rin daw ito nag-iisa. Tatlo raw ito lahat pero magkakaiba ang itsura. Bali matapang po yung mukha niya eh. Yung dalawa po hindi po maayos po yung mukha nila, maamo. Kasi parang ang sungit nga po ng mukha niya. Tapos may pangil pa po siya, nakataas po yung kilay. Yun po kasing dalawa hindi po. Sa kabila nito, wala raw ideya si Sally kung ginto nga bang talaga ang maskara na napunta kay Beverly. Kaya lumapit kami sa isang taong malawak ang kaalaman tungkol sa mga maskara. Ang mask collector na si Mark Anthony Giyanan. Dumarayo pa raw si Mark sa iba't ibang mga bansa para lang maghanap ng iba't ibang mga antigong maskara. Ang kanyang mask collection umabot na sa 200 piraso. Every time I travel, yun yung souvenir na binibili ko. Lahat ng country, lahat ng mga lugar dito sa Visayas, Mindanao, lahat ng pupunta ko. Doon nagsimula, tapos lumaki ng lumaki hanggang nag-expand yung collection to other genres. Minsan, yun ang kasama mo eh.
yung mga masks na tinitingnan mo, parang yung iba nakangiti, yung iba nakasimangot, yung iba umiiyak, yung iba tawa ng tawa. Ay, nice to meet you. Pwede ko bang mapacheck sa'yo to kasi sabi nila expert ka daw sa mask? Unang tingin pa lang daw ni Mark sa hawak na dimanoy gintong maskara ni Beverly. Napansin niya agad na kahawik ito ng mga maskarang ginagamit sa Himalaya Dance sa Tibet. Yung Tibet mask is, it's a big part of any mask collection kasi meron siyang mga ano sa ulo eh, yung parang mga bungo-bungo. Tapos it's really used for ano eh, theatrical, yung mga Buddha. Kamukha raw ito ng Tibet god na si Mahakala. Karaniwan daw itong isinasabit sa dingding para maitaboy ang masasamang espiritu o elemento. Before natin pag-usapan yung gaano siya ka-antique at gaano siya ka-real gold is yung size muna and if it qualifies as a mask. Kasi ang mask, dapat kita mo yung tao, parang may buta siya. Tapos the size itself, maybe it's a mini mask. It's a wall hang. Oh. Ang mask wala nito eh. Ito, oh. Wall mask siya. Oh. So it's a mask effect pero siguradong hindi siya yung mga sinusuot ng tao sa ano. Kasi may ganito eh. So talagang pang-display siya. Pero mabigat ha. It's a good item. Like I said, mas madali itong i-prove na totoo on your part kesa ipuprove ko to na hindi tunay, na antique. Kasi pag sa gusto ko sabihin hindi to antique, I have no proof, no way to prove it. Pero ikaw, mas may power ka to research it na ito yung tunay na luma. The way I see it, kasi yung craftsmanship eh. Ang mga masks na ganito, nabibili, 5-5, no, 7-5. Pero this one, maganda talaga eh. Siguro, ang pinaka-lowest, siguro 6-5, 7-5, ganun. Pero kung si Mark ang tatanungin, hindi raw niya masasabing ginto ito, kundi antigo lang. May chance na totoong very antique to. Yung gold, let's take it out of the picture. Pero yung, this is a very old piece. It's very possible na yung nagbenta sa'yo, pinalish niya mabuti. Kaya ang linis-linis eh. For me, it's not gold. It's probably not a mask, but a mask wall hang. Definitely Tibetan. Para magkaalaman na talaga kung ginto ba talaga ito o hindi, ipinasuri namin ang maskara kay Terence Menor, professor sa UP Department of Mining, Metallurgical and Materials Engineering. Anya, kapag tunay ang ginto, kahit gaano pa raw katagal ng panahon, hindi kukupas ang kulay nito. Kung totoong gold po yun, at as in puro 24K, nasa 1.5 million. Kasi yung price ng gold ngayon is nasa 2,000 per gram. Ginamitan ng X-ray beam, dito raw matutukoy kung saan ba talaga gawa ang maskara. So kung titignan nyo po, AU, yun po yung chemical symbol para sa gold. So lumabas dito na ND, ibig sabihin not detectable. So ibig sabihin, halos walang gold or pwedeng walang gold nga yung sample po natin. Para ma-check kung ano yung ibang components niya, kung ano yung ibang laman niya, makikita nyo dito, may copper. So nasa 66% yung copper. And then pwede nating tignan yung other components, which is dito nakalagay yung zinc, nasa 19%, halos 20%. So ibig sabihin, copper and zinc yung major component niya. Ibig sabihin, brass nga siya. Sa huli, ang assessment ni Terence. Kasi yung copper po natin nasa siguro below 50 cents per gram. Tapos yung zinc po natin below 10 cents. Nasa 10 cents per gram po. So kung ibibase yun, parang sobrang baba compared dun sa kung pure gold siya. So mga nasa below 500. Pero since shinape siya into some form, may added value po siya. And then kung antique po siya, may added value pa din po. Siyempre, nalungkot kasi nag-expect ako kahit paano baka ako gold lang, kaya nga pinatest ko dito. Pero wala tayong magagawa, yun talaga. Wala daw resulta. Wala daw halong gold. Basta tungkol sa ginto, ganun na lang ang interes ng publiko. Marami ang natatangay ng kinang nito. Pati ang mga kwento na may kinalaman sa ginto, misteryoso at ang katotohanan malimit mailap, nakatago, naka maskara.